Maraming salamat sa iyong pagbabalik, kaibigan. Marahil nagtataka ka kung bakit kulay pula ang ilalim ng barko. Bakit nga ba? May mga dahilan kung bakit may designated na kulay ang mga bawat bagay dito sa mundo upang madaling malaman ng mga tao. Gaya na lang ng eroplano, halos kulay puti ang mga ito. At mayroon ding malalim na dahilan kung bakit ito ang napiling kulay para sa mga bagay na yon. Mabalik tayo, kaibigan. Bakit nga ba kulay red ang kulay ng ilalim ng barko? Bakit hindi blue or green? Yan ang ating aalamin sa video natin ngayon. At itry nating abutin ang 100 likes sa video nating ito at pakishare na rin sa iba pa nating mga kaibigan. Kung interesado ka sa mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click mo ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Number 1. Emergency purposes. Safety ang madalas na prioridad ng mga manufacturer ng mga sasakyan, lalo pat may mga sakay itong tao. Kaya naman ang barko ay isa ring uri ng sasakyan ng tao sa dagat. Kaya mahalaga ang safety ng mga ito dahil kapag dumating ang araw na may sakuna o aksidente, madali itong makita sa dagat. Dahil ang red color ay madaling makita lalo na sa gitna ng dagat. Number 2. Copper coating biocide. Dahil sa sinaunang panahon, madalas na nagiging problema ng mga barko ang tinatawag na biofouling. Ito ang pagkapit ng mga aquatic organisms sa ilalim ng barko. Nagiging sanhi ito ng pagbagal ng barko, pagbigat at pagkonsumo ng maraming fuel. Kaya naman naisipan ng sinaunang tao ang paggamit ng copper coating para maging biocide ito at mapigilan ang pagkapit ng mga aquatic organisms. Dahil kapag hindi agad tinanggal ang mga nakakapit sa ilalim ng barko, pwede itong mga lawang at maging sanhi ng problema. Ang copper coating ang nagbibigay ng red color, kaya naman kahit anong kulay ang hihalo dito, color red pa rin ang lalabas. Number 3. Weight level. Madalas kinoconsider ng mga barko at eroplano ang weight and balance nito. Kaya naman malaki ang papel ng color red sa ilalim ng barko para makita at masukat kung gaano ito kabigat. Dahil kapag hindi ito nabalanse ng maayos, pwede itong lumubog o makapinsala sa iba. Madalas hindi ito napapansin ng mga ordinaryong tao gaya ko, pero kung titignan mo at papansinin mo, may mga number ito sa ilalim para panukat o leveling. Ikaw, kaibigan, nakasakay ka na ba ng barko? Anong mga naranasan mo dito? At ano ang mga nagustuhan mo dito? Bakit walang mercury drug sa SM? At kung ano nga ba ang kwento ng SM at mercury drug? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Madalas na itatanong natin sa ating mga sarili, bakit walang malaking bote ng Yakult? Maraming salamat sa iyong panonood, kaibigan. Huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga iba pang kwento. At huwag mo sanang kalimutang panoorin ang iba pang makabuluhang videos ko. Maraming salamat sa iyo.